Bahay Goals, Kabalay! Blessed morning mga kabalay! Narito po tayo ngayon sa Barangay Panungyanan kung saan located itong SABELLA Village. And napakalapit na itong location na ito sa Tagaytay. So approximately 25 to 27 minutes away from Tagaytay. And couple of time, maaari ka na mag-chill or mag-hangout sa mga best destination ng Tagaytay. O papalayo ka papapuntang Batangas, napakalapit lamang po nito. So yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kagaya ng pre-namis ko sa inyo, magkakaroon na tayo ng isang home tour. Ito yung first home tour na i-upload ko sa aking channel. So, bago natin simulan yan, mag-subscribe and mag-like ka lang. Ring mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na i-upload ko rito. No? So, to start this home tour video para sa inyo, simulan natin muna dito sa Kalista. Single firewall na itong SABELLA. No? So tara, samahan niyo ako, pasukin natin. So ayan, itong Kalista, ang floor area nito is 81 square meter at ang lot, total lot area nito is 100 square meter. And ito ay pwedeng gawing dalawang carport. So ipapakita ko sa inyo yung unang carport niya. Ganito siya. Ganito yung unang carport niya. And pwede maaari mo ring gamitin yung front space ng iyong bahay para sa isa pang carport, no? Ayan. Ganyan siya. And pakita ko rin sa inyo yung space dito sa likod. Since single firewall siya, walang katabi, meron ka pang free space sa gilid mo na maaari mong gamitin for extension. So eto. Ito ang sukat nito, most likely kasi sa mga sukat nitong Kalista is meron siyang 2 meters wide space dito sa gilid na to. At punta tayo dito sa likod, no? Ganon din sa likod, almost mga 3 meters wide ang space mo rito sa likod. At meron ka na rin ditong kitchen lavatory sa likod. So ayan, at ito yung exit door mo. Ayan. So, napakalaki pa, napakaluwag nitong space mo sa likod na maaari mong gamitin for extension. At ngayon, proceed naman tayo, pasok tayo dun sa main door, pasukin natin yung pinaka interior niya. Okay? Tara! Pasok tayo sa main door, pasukin natin. And pagkabungad na pagkabungad nitong main door na to, pagpasok nyo, makikita nyo na ang living area. So ayan, living area. And ayan, living area, meron din tayong kitchen lavatory sa loob. Dining area. Tapos andito yung meron din tayong toilet and bath dito sa baba, sa ground. Ayan. Tapos ito yung hagdan pataas. Sa hagdan pataas, meron tayong space dito sa baba na to na maaari mo ring gamitin. Pwede kang maglagay dyan ng mga organizer mo. Kung mapapansin mo yung space na to, pwede nalagyan ng ito, kagaya na itong design na to, pwede ka maglagay ng mga libro dyan. Or kung anong purpose na pwede mong gamitin itong space na to, no? And ang first bedroom kasi, meron tayong bedroom dito sa baba. Ayan. So yan, kung meron kayong elderly sa family na hindi makakaakyat sa hagdan at makakababa, eh maaari nyo nang gamitin itong first bedroom natin sa baba. So yan, proceed tayo sa taas. Okay. Sit tayo sa taas. Ayan. Yung hagdan nila dito, wood. Yung steps natin. And meron na rin tayong hand grills dito. Wood din tong habakan. Then steel tong pinaka-brace niya. So yan. As we go upstairs, meron tayo dito tatlong bedroom. At meron din tayong isang bathroom dito sa taas. Ganito siya kaluwag. So yan. Papansin nyo, maluwag talaga yung CR dito. No? And ayan, papakita ko sa inyo yung second bedroom natin. Ito ang isa. Ganito siya. High ceiling, kaya press ko yung feeling kapag ka nandito ka talaga. Yan, maluwag din tong kwarto. Third bedroom natin. Sa kabila.
Ayan, pwedeng gamitin space na to para dun sa mga kids. Ayan, ganyan siya. So, pwede niyong kulayan kahit anong color niyan, depende sa personality niyo. So, kung gusto, kung anong gusto niyong kulay ng inyong ano, ng inyong room. So, ayan. Ganyan siya. Same with the ano, second bedroom, high ceiling din siya. Kaya presko talaga yung feeling kapag nandito ka. And last bedroom is itong ano natin, master's bedroom. Napakalaki ng space niya. Ayan. At ang bintana niya is sliding. Kung mapapansin nyo, ayan. Pag pinokus mo dito, check mo dito. Pag pinokus mo dito, pag taas mo ng mga blinds mo na kagaya na to, eh napaka, ano, napaka presko ng lugar. And ang peaceful ng lugar na to, kaya ang sarap talaga tumira sa ganitong lugar. Alam mo yun, yung stress-free. Tapos ganyan pa yung mga kulay ng ano ng room mo at nakaka-relax. Mga ganyan, no. So yan, ito yung kalista. Bahay goals, Kabalay. Ang Aliyah Townhouse. Ang Aliyah Townhouse ay merong 75 square meter lot area at meron din itong 54 square meter na floor area. So yan, unang-una yung ipapakita sa inyo yung outer face niya, no. Paglapit natin dito, makikita nyo na ang carport. Maaari mo rin siyang gawing ano, two carport kapag ka end unit yung pinili mo kasi mas malaki siyang lote. Diba? Tapos, pagpasok naman natin, ayan. Pagpasok natin, maaari mong ilagay yung living area mo dito sa kanan. Itong space na to. Ayan. Ito yung living area. Ayan yung living area. At ito naman yung dining. Tapos, meron ka pang free space dito sa likod. Ayan. At may kita mo rito ang iyong kitchen lavatory. Ayan. Tapos, ito ay may isang bathroom na napakaluwag. So, ayan. Pagpasok mo, maluwag ang bathroom nila. Andiyan yung toilet, bowl natin. Yung toilet. Tapos yan, pwede ka na rin pong maligo. Tiles na rin po yung ano nila, bathroom. Okay. Tapos, proceed tayo sa taas, no. Ang hagdan nila dito, wood yung steps din. Kagaya nung doon sa kalista, kagaya nung una kong pinakita sa inyo. At ang handrails nila is wood din. Ayan. Tapos yung brace nila is steel. Okay. At high ceiling din dito. Pag-akit nyo ng hagdan, nandito na yung tatlong bedroom. So, first bedroom na ipapakita ko sa inyo, itong master's bedroom na. Ayan. Pasok ka, Mark. So, first bedroom natin, ganito yung luwag niya. Ayan, pwede kang maglagay dito ng cabinet, kagaya nito. Ayan, sliding din yung window niya. Tapos ito, queen size na bed. Ito, queen size na bed yan. At ayan. Meron ka rin gantong blinds. Ito yung mga nauuso ngayon sa bintana. Blinds na instead of cortina. Para medyo, ayan, alam mo naman, sa Belia is ano, magandang lugar. May eco park. Kaya kailangan, sasabay tayo dyan. Medyo level-level natin ang mga pang-class na, ano, na mga kulay ng blinds kagaya niya. So, ayan. At second bedroom natin, ito. Ganito siya. High ceiling din. Kaya lahat naman ng kwarto dito high ceiling. Kaya press ko talaga yung feeling. Parang revis ko lang. Ang sarap ng feeling mo. Ayan. At proceed tayo doon sa pangatlong bedroom. Pangatlong bedroom natin na yan. Pwede dito yung room na mga yung ano, chikiting. Napakaganda. May mga ganyan ka rin wallpaper sa wall mo. Takas ka kabata. Takas maka 16 years old. Tapos high ceiling din. Ayan. Sliding window din dito. At meron din. Pare-pareho yung mga blinds nila. No? Ganyan siya. So, ayan naman. Itong pinakita ko sa inyo is model house lang. Depende pa rin sa pag-interior nyo. Kung ano yung gusto nyong gawin. Tapos, ayan. Ang presyo nitong ano na to, Aliyah Townhouse is 1.8 million lang. And more or less, nasa 13,000 lamang po ang
monthly amortization nito kaya napakaabot kaya sa ganitong setup ng ano ng subdivision. Meron kang eco park at ang kagandahan doon is ecotourism kasi yung style niya. So meron doon na zipline, boating and fishing area at ipapakita ko sa inyo yung ano perspective video ng Sabella kung saan may kita mo yung pinaka-overview ng project na to. No? Hi, goals, Kabalay. For more infos and tripping schedule, you may contact me at smart 0929-129-3166. Sa globe naman po ay 0956-6327700. And you can also add me on my Facebook account. Just type www.facebook.com/MarvinPulosOutProperties. Yun lamang po at maraming salamat sa lahat.